Hey guys, welcome to another video. This is Janice B and welcome to our channel. Okay, hey guys, welcome to another video. And if you're just new to my channel, thank you for watching. And I hope you'll press the subscribe button after you've watched this video. Yes, go. Hope you guys all are well, and today we are going to a Filipino shop. I'm gonna show you some of the Filipino products na nandito sa London. So obviously normal naman sa atin when we go back to our country, we bring some of the goods that we really normally use at home. So kasi nga medyo may kamahalan din naman yung mga goods dito, which is from the Philippines. I'm gonna show you, let's see kung talagang mahal ba talaga ang bilihin dito ng mga pagkain Pilipino dito sa London. So every Thursday I'm gonna upload some of the yes, yun ang i-upload namin every Thursday. I'm gonna share with you our lives here in London, Filipino lives, kung paano pumunta dito sa London, some of the tips. So stay tuned guys and see you in the next step. Okay guys, first stop is you need to park. So I'm using this app. I'm gonna show you in your screen anyway. Dito sa Golders Green, they use the pay parking. And then, kukunin nyo yung, actually, natataranta ako kasi baka mags, ano ko, 5880. So yun. Makita nyo sa pay by phone. I'm not sure if you can see there. And then you put your plate number and so on and so forth. Pero meron ding ano ah, meron ding mga machine na pwede kayo magbayad doon. Pero more convenient kapag nasa phone na siya. And then, yun, before kayo umalis, make sure that you've parked properly para hindi kayo makakuha ng ticket. Kasi medyo may kamahalan din yung ticket. That's done, so let's go! Okay, here we go. We are going to what is the shop. So it's really convenient because it's opposite the two bus stops. So this is the name. There's the Oriental food store, theme store, and it's very convenient. It's just between the two bus stop. May bus stop doon, may Sainsbury doon, and may bus stop din dito. So let's go. And the first thing we do is to get the pancit canton. Yun yung mga pancit canton. Pero most of the time, ang kinukuha namin dito is may goreng. Where is may goreng? Mayroon kaming story dyan sa may goreng. And actually, ayaw ng friend ko ulit-ulitin ko yun. Pero, may story ka. Wala silang may goreng ngayon. Pero yun yung pancit canton. Yan. Yan yung golden bihon. Siyempre, hindi mawawala sa ating mga Pilipino yung bihon. Tapos, soy sauce. Yan. Yan yung mga condiments nila. And, yan. So, dito. Actually, before, hindi pa to kasali. Ano pa to dati? Memorize ko na. Ano pa to parang gawaan ng mga susi-susi. Pero meron na rin silang mga Chinese something. Diyan. Kasi syempre Chinese sata may-ari nito eh. Pero nag-iba-iba na sila. Pero meron na rin silang basket dito guys. So kung kailangan nyo ng basket kapag may mga event kayo sa Filipinos, meron na rin sila. Parang sa lakot pero basket yan. Tapos, yun. Pero yung anak ko, syempre, hindi mawawala yung C2, Uwishi, Clover. Yun yung mga binibili namin. Pero hindi pa ako tapos. Nagsastart pa lang ako. And then, wala silang ice cream ngayon. Pero normally, may ice cream talaga sila dito. Meron silang Filipino din na mga hotdog. Meron din sila dito dati. Pero siguro pag summer, meron. Pero syempre, may mga champurado, hotcake, bibingka, puto. Lahat yan meron sila dito. Tapos, hindi mawawala yung spaghetti, macaroni. Syempre, katabi niyan yung mga Filipino spaghetti sauce. Yan, lahat yan meron sila. Talagang complete yan. May Milo, Nido, Coffee Mate. Yan. Syempre, pag gusto niyo ng flat tops, Coffee Co. Tapos,
May mga malalaking spaghetti sauce din. Yan, nagaraya, yan. And, yan yung mga coffee. Mga 3-in-1 coffee nila. Yan yung masarap. And, dito naman yung mga spread. Yan, yan. Siyempre, may pandikoko. Actually, masarap to, guys. Pag nakita nyo to, pandikoko by Alan's, meron pa silang ibang mga products ng Alan's Bakery. Papakita ko sa inyo. Sa Alan's Bakery, may pandikoko, may cheese bread. Masarap yung cheese bread na to. Favorite to ni ate. Spanish bread. At may pandesal. Hindi mawawala yung pandesal. Yan, yung pandesal. Sabi ni Daddy, kukuha kami ng chicharon. Kasi pag niluluto ng munggo, nilalagyan daw rin yung chicharon. So, kukuha kami ng chicharon. And, kapag niluluto kayo ng lomi, ito yung ginagamit sa fresh lomi. May fresh din dyan na spicy chili. Sili. Spicy sili. Tapos may mga cooked na din ng mga ano nga to ulit? Kuchinta. Ichi-pichi. Sorry ate. Tapos peanut butter, yun yung mga Chinese bread. Yun yung favorite ng anak ko. Yan. Tapos kay daddy yan. Tapos yung mga candies. May toyo. Mamaya papakita ko yung toyo. Ito lahat yan. Stick-o. Siyempre sa mga bata hindi mawawala yung stick-o. Pero chocolate yung favorite namin. Pero hindi na siya. Meron siyang super sticks. Yan. May stick-o din. So minsan pareho lang sila ng packaging kasi. Tapos candies. May bichin din. Yan, may bichin. Tapos, yung nam-nam, para siyang magic sarap yung nam-nam. Yan, may munggo. Siyempre. Tapos nandito lahat yung mga chichiriyang gusto nyo. Yan. Lala, chicharon, ni Mang Juan. Yan. Yan yung mga chicharon nila. Kasi meron sleepover bukas. So, kailangan namin mamili. Yan. Skyflakes. Yan. Yan yung mga bread. Ito talaga, hindi mawawala sa amin to, si Jacobina. Lagi namin binibili yan. Ewan ko guys, if you're familiar with Jacobina, yung mga maliliit na bread. Yan. Dati kasi to aglipay tawag sa amin. Meron pa sa bahay. Meron pa daw kami sa bahay. So, yakupuhan yan. Yung Skyflakes, favorite, all-time favorite. Tapos lahat ng mga condiments nandito, gusto nyo magpalabo, kaldereta, lahat yan, kompleto sila. Tapos magic gulaman. Kasi ito yung favorite area ko. Kasi dito lagi, kumukuha talaga ako dito ng shredded na cassava. Kaso, this time, wala nang buenas eh. Ito na siya. Ito na yung pumalit. Pearl Direct grated cassava. But you guys, please be careful. Kasi minsan bukas na yung corner na to. Yan. So, kapag dinifrost nyo, lagi nyo iingatan yan. Tapos, may malunggay dito. So, lahat ng mga bagong panganak, may malunggay sila dito. Dito din ako bumili nung nanganak ako. So, may malunggay sila dyan. Fresh lime. Meron. Tapos, may dahon ng saging dyan. Tapos, syempre, may bangus. Yan. May pang sigang, may pang bangus split, ganyan. May pa ganyan dito. Kompleto dito, guys. Ito yung favorite shop namin kasi, ayan, yun siya. So, ito yung favorite shop namin kasi mula nung dumating kami dito sa England, sa London, dito na talaga. Ang tawag pa namin dito is tamarind kasi dito lang kami nakakabili ng tamarind. So, iba-iba na yung naging may-ari, ganyan, nag-evolve na siya. So, ito na siya. Kaya naging favorite shop talaga namin to. Ever since. Kahit lumipat na kami, medyo malayo-layo na kami, still dito pa rin kami pupunta. Kasi alam na namin yung quality nila. Tsaka yung price. Super affordable yung price dito. As in super. Right? Right. Right. Okay, right. So, ngayon, hindi ko na alam kung anong kukulin to. At bakit gusto nyo ditong bumili? Hindi, syempre. May sardinas dito. Yan. Oops, wala na tayong sardinas. Ilagay mo na yan sa counter kasi... Oo, lagyan mo na yung sa counter. Ako naman. Kasi, ako naman. Meron ka ng Mang Tomas? Ayun, yung Mang Tomas lagi. Super affordable yung Mang Tomas. UFC. Tapos, hang-hang. Tapos, anong kinuha mong dato puti, Aisel?
Yung dalawahan na, kasi lagi kami nauubusan ng dato puti. My goodness. Wala na kaming ito. Lagi namin ito binibili. Tapos, yan, medyo mahal lang talaga yung mga ganun, mga sandwich bread. Dahil nga, may tax involved dyan. Kaya, yan. Yan. Yan yung liver spread. Mahal talaga yan. As in, ginto ang presyo niyan. Kahit saan naman siguro kayo pumunta, ginto presyo niyan. Tapos yan, pag umuha kayo ng halo-halo, yan, lahat yan. Skippy. Dati yung Skippy na to, alam nyo, sa duty free ko pala yung nabibili. Kaya, yan yung Fiesta Del Monte. Yan. Parang ito yung rice natin. Pero hindi ata. Yan. Let's see kung ano pa mga bibili natin. But I'll take you in one go para alam nyo talaga na lahat ng products na kailangan nyo nandito. Parang pinopromote, no? This is not a sponsored video, by the way. Dito lang talaga. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo na lahat ng gusto yung bilhin Filipino products nandito. Mostly in very affordable yung price. So, I'll take you aisle by aisle para alam nyo talaga yung mga hinahanap nyo yung Filipino products. Kaya hindi pa dyan natatapos, guys. May alcohol. Wala bang normal? Tapos, Eskinol, Cream Silk, Belo. Belo Medical, baka naman, Belo. Safeguard. Pero meron ditong pinaka-importante product talaga ng mga Filipino, which is the PH Care, hindi PH Care. May Ajax nga sila dun, no? Hindi yung ano ito nilalagay sa tiyan ng bata. Ano nga yung salompa? Ah, hindi salompas. Mansanilya, di ba? Oo, wala na nga nun eh. Mansanilya, pero meron talaga. Lagi silang meron nun. Pag gusto nyo ng Almeres, meron din sila ditong Almeres. Alam nyo yung Almeres? Ano ba sa Tagalog yung Almeres? Ano nga ito Tagalog yung, yan, yung mortar and peso? Ano nga sa Tagalog yan? I don't know. Ah! May koji san din dito. May chicharon, yan. Okay. So, yun. And, most of the time, pag gusto nyo talagang pumayat, actually guys, ito dati ginagamit ko. Yan, yung Slim Me na yan. It works for me. I don't know, kasi nga, nanganak na ako, so hindi ko na siya pwedeng gamitin. Pero yung Slimming, ginagamit ko rin yun. So, yun guys. Sandali lang, magbabayad lang. Meron silang ice cream. Bumili kami ng mango, shomai, at saka langgunisa. Ayan eh, yun yung langgunisa. May shomai din dito. So, kung yung shomai, okay na normally kasi pupunta pa kami ng wingyip para lang bumili ng shomai. Pero meron na rin siya dito. Ate, masarap kaya itong ano? Egg pie? Gusto ko talaga yung egg pie eh. Pero minsan kasi sobrang mahal. Yan siya. Alcamporado meron. Okay guys, that ends for our video today. I hope you enjoy our video and try to review if it's really expensive or not. So for me, that shop, hindi siya ganun kamahal because with all the shopping that I do normally, it just cost me around 54.74. But because I bought some ice cream, bumili ako ng ice cream na to, which cost me, this ice cream cost £8.75. So, dahil lang dito, medyo may kamahalan siya. But the rest, it's just affordable and talagang maganda yung price. Halimbawa nitong pork langgunisa. This is 4.75 and this is like about 15 pieces or 20. 4.75. So, hindi siya ganun kamahal. But then again, syempre pag isusuma mo nga naman yung cost niya kumpara sa shopping natin sa Philippines, which is hindi siya ganun kamahal kasi nga wala kaming ganung kalasing wet market dito sa London ng mga Filipino products. Sometimes we do kapag merong mga fairs ganyan, pero hindi siya ganun kamahal. But then sinasabi natin na lagi na
the cost of living in England is really that high. Pero, kasi nga, it compensate your income as well. So, talagang balance lang siya. Kung hindi naman siya ganun kamahal kumpara sa mga kinikita namin dito sa England. So, ganun parang break-even lang din yung presyo ng mga bilihin dito. Pero kasi nga, most of the time, ginagawa namin mga balikbayan is, we talagang pinupuno natin yung mga suitcases namin ng mga Filipino products from back home kapag umuwi kami dito. But then guys, be very very careful, no? Kapag pupunta kayo dito sa England, hindi na siya pwedeng magdala ng mga certain products like dairy products, hindi na siya ina-allow dito. Pero nakakalusot din minsan. Pero ngayon hindi na talaga. So don't risk. And then yung cigarette, boxes of cigarettes hanggang dalawa lang in one suitcase and in one passenger, ganon. Tapos may mga meat products din hindi na talaga allow dito sa England. So please be very careful para hindi kayo magkaroon ng warning or i-confiscate yung mga products. Sayang din naman na binili natin sa Pilipinas tapos hindi rin natin siya madadala dito. So yun. And overall okay lang yung presyo, pero hindi ko kasi masasabi na ganun talaga yung presyo ng lahat ng mga Filipino store. Although hindi siya totally Filipino store kasi nga may mga Chinese items din siya, may mga Chinese products din or any other products in the Asia doon sa store na yon. But then again, I can only say from my experience dito sa store na to, it's very very affordable and hindi ganun kataas yung presyo. Pero meron talaga ding shop, depende kasi sa location, obviously they have to pay the price of the rent and the council taxes, ng mga business taxes nila. So, ganun din talaga. So, kahit saan tayo pumunta, meron talagang mga extra charges din sila. So, I hope you guys enjoyed this video and you've learned something. So, I will really try my best na every Thursday, I'll give you some info about us living here in England and any Filipinos living in England or anything about Filipinos here in England. So, I hope you guys enjoyed and I gave you some tips and I hope you've learned something today. And also, I forgot to tell you na ito yung ginagamit ko for, this is not a Dior, this is a mango bag, autumn selection. Ito yung dinadala ko kapag shopping kasi napupuno mo siya. Actually, meron kaming freebie galing dun sa shop kasi napunit siya. So, meron kaming free na munggo. Munggo yung laman yan. And what's inside my bag, I'll show you next time. Pero yan yung mga binili namin. And may shomai kami bukas para kay Glycel kasi magsasleep over yung mga bata bukas. And the reason na bumili kami nito, lagi naman talaga kami bumibili ito kasi lagi kami may bisita. So meron kami mga konting mga pichi-pichi. So sana magagalit ang nanay ko pag nakita to. Yan. And yun, this is the Golders Green area. And also, if you want me to visit some areas or meron kayong gustong gawin ko, please don't forget to comment down below. Comment down below kung ano yung mga challenge na gusto nyong gawin ko or gusto nyong i-visit ko or gusto nyong i-discuss ko. Because next week, I really plan to visit a solicitor. Solicitor means the lawyer here in England or any immigration officer, immigration consultant rather, na makakapagbigay sa inyo ng tips kung paano pumunta dito sa England or paano mag-visit dito sa England or anything about immigration. So, yun yung topic ko next week. So, please comment down below your questions or anything na gusto nyong malaman para naman ma-share ko sa inyo yung mga tips and do's and don'ts na paano pumunta dito sa England. So, guys, please don't forget to like and subscribe. Sabi nga ni Gabby, subscribe! So, thank you, guys, and thank you for watching. I hope you guys enjoy this video. Alam ko kanina ko pa sinasabi na bye, but then meron ako mga nakakalimutan. So, sana this time, okay na siya. Okay. Thank you. Thank you for watching.